May time sa buhay natin na daranas tayo ng hirap na parang hindi na natin kayang ipagpatuloy. Ngunit magugulat ka na lang sa huli na bigla mo na lang napagtagumpayan ang pagsubok na iyon. Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking munting channel. Subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you. Isang araw, dumating sa bahay nila galing sa ibang bansa ang kapitbahay nila ninya na si Aling Rosing. Nakaugalian kasi nitong si Rosing na sa tuwing uuwi siya'y tatawagin niya itong nanay ni ninya na si Laura para tulungan ito siya sa paglilinis ng bahay niya. At doon, nakilala nitong si Rosing itong si ninya. Dahil sa palaging sinasama ng ina niya itong si ninya para tumulong sa paglilinis niya doon sa bahay ni Rosing. "Laura, ito na ba siya? Yung batang karga-karga mo pa noon?" sambit ni Aling Rosing. "Oo ma'am, yan na po siya. Si ninya nga pala, tugon naman nitong si Laura. Ang bilis talaga ng panahon, parang kailan lang at dalaga na siya. Siya nga pala, maiwan ko muna kayo at aalis muna ako saglit para mamalingke nang makakain natin. Sige po Ma'am Rosing, ingat po kayo." Mag-isang buwan ring pabalik-balik itong si Laura at ninya sa bahay ni Rosing para maglinis. At sa huling isang linggo ni Rosing doon ay ginawa niyang kausapin itong mag-ina. "Laura, naghahanap nga pala ako ng magiging katulong ko doon sa bahay ko pag umuwi na ako. Baka gusto ng anak mong si ninya na mamasukan sa akin. Huwag na ninyong aalalahanin ang gastusin at sagot ko na ang lahat. Yun ay kung papayag siya," saad ni Aling Rosing. Saktong nandun rin itong si ninya sa sandaling yon at nagustuhan nito ang sinabi ni Aling Rosing sa kanila. "Nay, payag ako dun. Baka ito na ang sagot sa matagal ko nang hinihiling sa Panginoon na maahon ko kayo sa hirap ng buhay," sambit naman nitong si ninya. Dahil sa gusto naman nitong si ninya ang trabahong inaalok ni Aling Rosing, kaya pumayag na lang din ang ina nito. Sa loob ng natitirang araw ng pamamalagi ni Aling Rosing sa baryo nila ninya, ay ginawa nilang ayusin ang lahat ng mga kakailanganin nila para makasama sa kanya itong si ninya. Hanggang sa nakauwi na nga itong si Aling Rosing, nakasama niya itong si ninya. Naging maganda naman ang pagtatrabaho ni ninya sa bahay ni Rosing. At sa loob ng isang taong pananarabaho niya doon, ay maayos naman ang trato nito sa kanya. Hanggang isang araw, bigla na lang nagbago ang takbo ng buhay nitong si ninya. Nang masawi sa isang aksidente itong si Rosing at ang kanyang asawa. Malungkot man itong si ninya, ay wala siyang magawa kundi tanggapin na lang ang katotohanan. Mabuti na lang na merong naging kaibigan itong si ninya na si Lores. At siya ang tumulong dito kay ninya na makahanap ng mapapasukang trabaho. 4 na buwan ring namasukan sa isang restobar bilang isang waitress itong si ninya. Ngunit nang malaman ng amo niya na paso na ang visa nitong si ninya, ay agad niya ito siyang tinanggal sa trabaho. Walang nagawa itong si ninya sa mga sandaling yon at tinanggap na lang niya ang desisyon ng amo niya. Sandali siyang nagtago sa bahay ng kaibigan niyang si Lores. Ngunit nang mapansin niyang pinaghahanap na siya ng migrant officers, ay umalis na lang ito siya sa bahay ng kaibigan niya para hindi na ito madamay pa sa gusot na kanyang pinasok. Ngunit sa pag-alis niya ay napansin siya ng isa sa mga officers na naghahanap sa kanya. Dahil sa takot nitong si ninya, sa sandaling yon ay napatakbo ito siya ng mabilis hanggang sa naiwan niya ang mga humahabol sa kanya. At dahil sa nakapagtago ito siya sa isang kwarto, kaya hindi siya nahuli ng mga humahabol sa kanya. At doon niya nakilala itong si Steven, may-ari siya ng bahay na pinagtaguan nitong si ninya. "Hey,
Who are you? Why are you hiding here? Is there any problem? Seryosong sambit ni Steven. Hindi nakapagsalita itong si Ninya, dala ng pagod at takot nito. Nang maya-maya'y nagsalita muli itong si Steven. Sino ka? Sa puntong yun ay natawa itong si Ninya. Sabay sabing, marunong ka naman palang magtagalog. Pinahirapan mo pa ako. Pasensya na po sir kung kinakailangan kong pumasok ng bahay mo nang walang pahintulot mo. Okay lang yun, naiintindihan kita, tugon ni Steven. Ginawa nitong si Steven na pansamantalang patuloyin sa bahay niya itong si Ninya. At doon ay nakilala nila ang isa't isa. Napag-alaman ni Ninya na 10 taon rin palang na malagi sa Pilipinas itong si Steven. Kaya hindi malayong matuto siya ng lingwahe niya. At sa isang linggong panunuluyan ni Ninya sa bahay ni Steven, ay napag-alaman niyang mainiinda ito siyang sakit na ayaw niyang sabihin dito kay Ninya. Bilang bayad din niya sa libreng pagpapatira sa kanya ni Steven, ay ginawa niyang pagsilbihan ito siya sa pamamagitan ng paglilinis ng bahay nito. Nagustuhan ni Steven ang taglay na sipag nitong si Ninya. Kaya bigla na lang niyang naalala ang mga masasayang alaala niya doon sa Pilipinas. Sa puntong yon ay naisipan ni Steven na tulungan itong si Ninya. Kaya ginawa niya ito siyang kausapin. Nin, may naisip akong isang bagay na makakatulong sa'yo. Magpanggap kang asawa ko at pakasalan mo ako para hindi ka nahabulin pa ng mga naghahanap sa'yo. Yun lang naisip kong mabisang paraan at kaya ko sa ngayon. At saka, pagkatapos ng kasal natin, pag maayos mo na ang lahat ay pwede mo na akong i-divorce na para malaya ka na. Napaisip itong si Ninya sa inalok na suwisyon ni Steven at pumayag naman ito siya kalaunan. Mabilisan lang ang naging proseso ng kasal nilang dalawa dahil sa judge lang ito sila kinasal. Matapos ng kasal nila'y muling nagpasalamat ito kay Steven itong si Ninya at naiyak ito siya dahil sa sayang na darama nito. 2 araw matapos ang kasal nila'y agad nang inayos ni Ninya ang problema nito. Ngunit sa mga araw na dumaan ay naawa siya dito kay Steven dahil sa sakit na iniinda nito. Sa araw na maayos na ni Ninya ang problema niya at nang aalis na siya ng bahay ni Steven, ay ginawa niyang kausapin muna itong si Steven. Steven, maraming salamat nga pala sa tulong mo sa akin. Habang buhay ko itong tatanawin na utang na loob ko sa iyo. Walang anuman yun, Ninya. Masaya akong kahit papaano ay nakatulong ako sa iyo. Mag-iingat ka kung saan ka man makarating. Siya nga pala, sabihan mo lang ako kung ipaprocess na natin ang divorce papers natin para malaya ka na. Malungkot na tugon naman ni Steven. Steven, paalam, sabay yakap nitong si Ninya dito kay Steven. At nang palabas na siya ng bahay ni Steven, ay di matigil ang pagtulo ng mga luha nitong si Ninya. Sa puntong nakaalis na itong si Ninya, ay doon na binuhos nitong si Steven ang lungkot nito na hindi niya mapakita sa harap nitong si Ninya. Napahiyaw sa pag-iyak itong si Steven sa mga sandaling yon dahil sa napamahal na rin ito siya dito kay Ninya. Nang sa hindi niya namamalayang, nandoon lang pala si Ninya tumigil sa labas ng pintuan ng bahay nito at pareho rin niyang umiiyak dahil sa natutunan rin itong ibigin itong si Steven. Sa mga sandaling yon ay dali-daling pumasok ng bahay ni Steven itong si Ninya at agad na niyakap itong si Steven na umiiyak. At habang niyayakap ni Ninya itong si Steven ay nagsalita ito. Mahal kita, Ninya. Mahal na mahalin kita, Steven, tugon ni Ninya habang umiiyak. Sa puntong yon ay pinili ng dalawang huwag nang ituloy ang paghiwalay nila at ginawa na nilang totohanin ang kasal nila. Naging masaya itong si Steven sa piling ni Ninya at ganon din itong si Ninya at masaya silang nagsama. Mga ka-explorers, napakaswerte mong tao kung sa kabila ng pinagdadaanan mong hirap ay may isang taong tumanggap
at nagmahal sa iyo ng totoo.